Yun nga mga kabikers, galing na ako dun sa may taas ng Bulabula. Ayan, as you can see, maraming mga sasakyan, mga motor kasi rush hour na yan. Nandito na tayo ngayon sa may Shulin Station. Ayan, isang dry dock ng mga train dito sa bandang kanan natin. Samahan niyo ako, pupunta tayo dun sa may 405 via Donghae Road. Ito yung isa sa pinaka-best din na daan dito papuntang 405. So kaya tabayanan niyo ako mga kabay. Samahan niyo ako dito sa may video natin. Ito na mga kabay, nag-uumpisa na yung akyatan dito. Isa sa pinakamasarap na daan papuntang 405. So swabe lang yung ano dito, yung gradient. Pero tuloy-tuloy. Itong part na ito mga kabay, ito yung isa sa mga pinakamasakit din na part dito sa Donghae Road. So parang no saddle challenge ako dito kasi inaano ko lang, nakatayo lang ako lagi, hindi ako umupo. Kaya ng masakit din yung ano, mabigat. Ayan. So kasi nga mataas yung ano, gradient din dito. So tapos kung dumadaan ako dito, all the way nakaano, kung pwede nakatayo lang lagi. Tingnan nyo naman yung daan mga kabay, basta paikot paliko-liko yan. Yan, mataas yung gradient dyan, kaya ganyan yung design ng daan. So as expected, talagang ganyan talaga ang ano, para friendly siya sa mga motorista, saka sa mga dito naman mga kabay. Malapit na ako dun sa may pinaka hated ko talaga na ano, na portion dito sa may Donghae. Nandito na nga tayo mga kabay sa isa sa mga pinakamasakit na daan dito sa may 405. Ito yung portion na ito sa Donghae. Dito nag-uumpisa yung kalbaryo mo. Patong mo dito mga kabay, medyo makakahinga ka. Dito ako nag-slow down ako dito. Kukuha tayo ng buwelo kasi alam natin yung daan eh. Pagpatong mo dyan, pagliko mo dyan sa ano, sa unahan, ano na naman yan, medyo papatong ka, papatag konti, tapos pahinga naman konti, at saka aahon na naman. This is it na mga kabay, ito na yung masakit na portion hanggang dun sa taas na yan. Wala nang bawi-bawi yan. Oh, hanggang dun sa may last 700 meters na lang paliko dun sa may iconic na siko dun sa papuntang 405. So nag-iisang daan na lang yun papunta dun sa may peak. Dito naman mga kabay, merong sasakyan dito sa likod, medyo malaki sa punte, yung SUV. Nagkabulol-bulol na, makikita nyo eh. Binabantayan ko din siya kung mag-overtake ba siya o hindi. So hindi siya nag-overtake dun sa portion na yon, dun sa may itindadaan na yon. So ayun, nag-overtake na nga siya. Tara-tara mga kabikers, fast forward tayo ng kunti para mabilis tayo. Ayan. Ay, thank you Lord. Ito na nga mga kabay, nandito na tayo sa may iconic na siko papunta dun sa taas. Ayan, pag narating mo na to mga kabay, sigurado last pag ka na kung wala kang inside. Tulad ko, 3 weeks nang natingga, hindi na rin nakaligtas sa last pag. So nakikita nyo naman yung itsura ko kanina, sipon at saka pawis, naghalo na at saka yung ano, laway. Kaya ayan, pasintabi na lang po sa mga kumakain mga kabikers. Ayan, kumusta kayong lahat at naway nasa safe kayo lagi. Shortcut na rin tayo mga kabay sa may last portion na climb 405. Ayan, ito yung finish line dito sa may ano, nagpapakarira yung mga taga PCCT dito, Pinoy Cyclist Club ng Taiwan. Ayan. So hinahapit ko rin yung ano dito. Try ko, ini-imagine ko rin na may kasali ako sa mga karira ba, o hindi naman sumasali. So ayan, meron tayong mga kabikers dito sa taas, apat sila, taga Pigatron daw sila. Shout out sa inyong mga idol, mga kabikers natin na ano, new friend na nakilala natin. Pigatron daw yun, kasama nila ni Master Lundong TV. Yan. Ay, grabe pala. So tara, kausapin natin sila. Hindi na makahinga, boss.